Hello guys, good morning, welcome back to my channel. Parang gigil na gigil ako eh, no? So guys, today's video ang si-share ko sa inyo is yung paano maiwasan yung nabubulunan or palaging nabubulunan, kasi yung ibang tao mayroong sobrang madalas mabubulunan. So ito ang tips para sa'yo at saka sa mga tao na nabubulunan, itong life savings ito para sa'yo. Yung ririskuhin mo yung sarili mo, kasi in case na walang ibang tao magsaklolo sa'yo, magagawa mong iririsk yung sarili mo. So, kung interested ka sa video ito, panoorin mo hanggang dulo. So, let's go guys, start na tayo. So, unang tips guys sa mga taong madalas mabulunan is yung number one, uminom ka ng tubig bago kumain para yung moisture ng bibig mo basa and madaling makalunok. So, yun. Napaka laking tulong yun. And pangalawang tips guys is yung mamimili ka ng pagkain. Pagkain na masabaw, like supas, lugaw, or something masabaw para mas mabilis mong malunok at hindi ka mabubulunan. Maiuwasan mo yung mabubulunan. At syempre, dahan-dahan kang kumain. Huwag yung parang may karera. And siyempre, nguyain mo siya mabuti para maiwasan mabubulunan. And pangatlong tips is guys, iwasan mo yung pagsasalita habang kumakain. Kasi guys, may tendency na yung kanin na kinakain natin dumadaan doon sa daanan ng hangin. So, pupunta siya sa baga. So, hindi na makadaan yung hangin. Kaya, hindi tayo makahinga. So, may tendency na mamatay. So, ayun guys. Kaya, maiwasan yun. Just in case naman guys, kung nabubulunan ka na ikaw lang mag-isa, ito yung gagawin mo. Tips, kung bata, tapos kayo lang dalawa ng anak mo, just in case lang, emergency case, hindi sinasadya yun. So, meron kang magagawa. Ayan, yung pagbata, gawin mo lang is yung itaob mo siya, tapos pagpagin mo yung bandang scapula. Ito guys, yung scapula. Yun. Then, pag hindi pa talaga, gawin mo yung pupus mo yung dalawang, ito, dalawang kamao mo. Dalawang kamao, pagpatungin mo siya. Then, ituon mo sa sikmura, sabay pus pataas. Yan. Magagawa mo sa sarili mo kahit walang ibang tao dyan. Lalo na nabubulunan ka na, hindi ka na pagsalita. And, iwasan din na uminom ng tubig pag nabubulunan. Kasi, mas lalong hindi makahinga. Yun. So, yun lang yung gawin, guys. So, mga isa, dalawa, tatlong push, lumalabas na yun. Mapupus na yung hangin pakyat. So, ilalabas na yung pagkain. So, yun. Makahinga ka na. So, yan lang guys ang tips ko na sobrang nakakatulong sa akin dahil yun yung naranasan ko. So, sinishare ko para magagamit din sa iba. So, yan lang guys. Magkita-kita tayo sa aking next videos. So, sa mga hindi pa na-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel and click the bell all button para ma-notify ka sa aking mga next videos. So, bye guys.